Ayan, kalamansi dito. Kahit pa paano tingnan natin kung uobra. Ano yan eh. Yan. Ayos yan. Oo, ganyan, ganyan. Yan. Uy, yan isang magandang buhay mga farmer. Ikuta natin muna yung ating mga tanim. Ayan na, gumaganda na po. Ito yung mga nauna. Yung inaalala ko yung huli. Medyo kahit pala hindi muna inabonohan. Pero ito okay naman na oh. Yung bagong dahon lumalabas na. Ito gumaganda na mga ka-farmer. Ano muna, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-fertilizer dyan. Sensitive pa yan. Okay. Idilig si Kongkong. Oo, tingnan nyo oh. Madali. Ito gumaganda na yung mga luma. Mga nauna. Yung mga maliliit, halanganin ah. Medyo hindi pa po nakaka-recover. Yan, yung kalabasa natin. Ayan na. Guhos pa rin si Kongkong ano. Problema kasi sa may hose, pag hinila mo, matatamaan yung ibang tanim. Kaya kung malapit lang naman, timba-timba. So far, okay pa. Oh, nasunog oh. Ayan lang natin, ganyan. Makaka-recover. Sana makarecover kasi matagal-tagal pa po. Baka 2 to 3 weeks pa bago tayo makakuha uli. Tapos yung kalamansi pa, itatanim na rin namin. Asa na yung aking pinapatulong doon sa kabila kapag dilig na. Habi ko tanim na muna yung mga kalamansing galing sa ano? Sa palayan. So far wala pa naman pong namamatay. Wala pa namang napiperwisyo. Ayan. So ayan, okay pa. Tapos pwede pa pala tayong ano? Pwede pala tayong pwede na pala akong kumuha ng decalb chicken. Dito lang oh, sa kabila. Kahit siguro mga 20 piraso. Tapos magdagdag na lang po ng pugad doon sa ano. Araw-araw na lang ha-harvestin mga itlog. Alam niyo naman po yung chicken na decalb na ano, 'di ba? So brown eggs. So 'yun ang harvestin pang ano, pangkain. Maluwag naman po ito. At the same time, parang free range na rin sila, no? Na semi-free range. Yung nga lang, kaunti po ang damo. Grabe ang init ngayon. Sobra. So, ayun. Oh, nadilig na rin naman po. Mabilis itong ating ano ah. Kaya lang kailangan mag-cultivate na ng mga gilid nung ano. Bagay, kung lagi naman pong nadidilig, ay malambot ang lupa. So, ayun oh, yung mga ibang papaya. Mga nangyari. Nagkaganon ano. Oh. Ngayon, nasunog ba sa baka naglagay uli siya ng fertilizer sa ilalim, di naman na siguro. Sunog ah. Sabi ko nga wag muna magbubudbud kasi mainit pa po 'yan. Maliit pa eh. Langanin pa 'yan. Kung maglalagay ka man ng calcium nitrate, isang dakot lang, isang timba na. Oh. Asa na kaya yon? Bigyan ko siya na instruction dun sa spacing po ng kalamansi kasi meron tayong kalamansi dyan na ilang bang piraso? 15. Sabihan ko na rin siya wag muna magpe-fertilizer. Bago siya mag-fertilizer, sabihin niya muna sa akin. Masyadong malalim. Kasi minsan pag masyado pong malalim, nasasakal siya. Sabi ko sa kanya, yung tama lang ito oh. Pinaka ano na, pa-recover na. Sayang mga unang ano, malalaki na sana, ganyan na din po sana. Ah,
nasaan na ba itong aking eto kaya akong ayan, very good, nahanap kita kanina eh, baka binaon mo na naman ang husto na. Ah, ito okay naman, medyo nagbubunga. Ayun, putulin mo na din yung isang yun, wala nang pag-asa yun. Oo, ha? Wala na yan. Huwag tayo manghinayang, panahon ang sayang. Huwag mo masyadong ibaon na. Kung ano yung level ng lupa, oo. Kasi hindi makakahinga yan. Oo. Tapos diligan na ito. Ay, na-perwisyo. Sunog eh. Kasi po, mabilis lang yan. Ito nadali. Ito, wala na nga din ito. Ito, kailangan putulin to. Ayun din yung isa. So, kayang namumunga. Ito din, no? Ito, peke din ito. Kailangan dalhin ko yung aking pruner at maputol yan. Ito din. Oh, wala din to. Ayan, no? May tinik. Pruner. Tapos, ayun, ito nagtuloy. Buti na lang, nagtuloy po. Nainitan lang naman. Nagtuloy. Oh. Ito. Wala din. Kong! Putol din to. Oh! Wala na ito. Hindi na kalamansi ito. Ano kasi yan? Ang nangyari dyan, namatay yung, di ba, grafted? May dugtong siya. Ang dapat mabuhay, yung idinugtong. Ang nangyari, ang nabuhay, tumubo na doon sa original na puno. Peke na ito. Ito yung talaga namumunga, kuya. Ito wala na. Palitan na natin. Hindi na kalamansi ito. Tingnan mo, may tinik, oh. Ito nga, oh. Ah, patabas ko sa'yo ito. Nakikita mo ba ito? Ito. Tanggalin mo na din. Ingatan mo, no? Baka madali yung ano. Putulin mo ito. Oh, yung malaking yan. Tapos ito pa. Ito peke din ito. Para dagdag kaalaman mo din. Ayan, oh. Ayan, wala. Peke din yan. Ito, no? Oh, yan. Peke din yan. Ito. Peke din ito. Oh. Ito pa. Oh. Basta't may tinik. May mga umaano. Kasi kalamansi meron din tinik po, kuya. Malilit lang. Malilit lang. Tsaka makikita mo yung dahon niya, maliit, mayabong siya. Ito, peke din to. Wala na. Parang palitan na kaya natin ito. May namumunga nga. Kaya lang, baka isang sanga na lang na matitira dyan. Bagay ito, oh. Oh, tanggalin mo na lang yung ano. Ayusin na natin habang naandyan ka. Ayan, mabilis lang. Kamu yung tinanam nyo dati, 2 years. Yun doon. Oh. Sa may litsunan. Kaunti pang init noon. Ito mas mainit dito. Pag nadidilig, mas mabilis sila. Pero kailangan din ang pataba. Ang pataba pala nito 2100 lang, ammonium sulfate, marka Bulaklak. Isa sa pinakamura, oo. Hindi, yung pinakamurang ano. Yung parang asin na maliliit. Yung ito tanggalin mo na din 'yan, lana din 'yan. Kapiranggot lang naman ang nag-aano. Ako'y bibili muna ng ano, insecticide para bukas. Nag-aaralan ko ng gusto, wala po akong ginawa kundi mag-research sa mga pamatay, ano, dami pa lang kailangan malaman sa pagpapalay. Buti na lang po, tuloy. So ayun ang kalaban natin sa ganitong stage ay leaf folder, yung mga nang bibilot po ng dahon, at the same time ay yung stem borer po, mga farmer, yung nanunusok din. So buti na lang yung Prevaton kaya niyang patayin yung dalawa, systemic siya. So sabi ko yun na lang po ang ipa-spray ko bukas para at least ma-hit yung dalawang klase ng insekto, no? So binili kong Lanate, ipang ano lang pala yan, case worm, yung mga uod-uod, yung stem borer, hindi niya kayang anuhin. So sabi ko, palitan natin para ano, maganda pa naman yung palay, umarangkada po bigla. Kaya anuhan na natin, agapan. Ayan, dito pala si Kongkong.
O yan, kahit papano ito, papalinis din natin ito. Itong ano, wala na rin to. Mapaputol natin yan. Yung ibang papaya po doon, gumaganda. Kahit papano. Tapos ayan, kalamansi dito. Kahit papano, tingnan natin kung uobra doon. So 1, 2, 3, 4. O, lima lang pala dyan kong. Lima, anim, may apat pa. Eh, yung apat, dito muna sa may baba. Tingnan natin. Dito sa medyo baba dyan. Doon. Isa. 1, 2, 3, 4. May baba na. Para pagka kahit ano, hindi ka magdilignang dito, naaabot niya na ng tubig ng fish pan, no? Tumitindi ang init ngayon. Yung papaya ba natin doon? Inabunuhan mo na kaagad yung bagong tanim? Wala pa? Ha? Ba't namatay yung mga dahon niya? Baka naabot niya naman yung ano, hindi. Linagyan mo muna ng lupa yon. Dapat di niya pa maabot yun eh. Laki-laki na dapat maabot. Pero mukha namang... Ha? Ano na? Sobrang init. Baka dahil sa sobrang init ng panahon din. Pero yung ano, gumaganda yung mga una, no? Ganda ko yan, iba, diba? Oo. Yung bagong lipat, ang ano... Namalas tayo ah. Ganda na pa naman tingnan yan pagka napuno na po ng papaya dyan. Sabi ko bago sana tag-ulan. Hindi naman po ako mamamatay ng tag-ulan kasi nakadalawang tag-ulan yung dinaanan yung naandyan. Hindi naman po namatay. Gawa nung taron siya eh. So hindi po nag-i-stay yung tubig. Magandang taniman ng papaya. Nasubukan na eh. Kaya lang, ngayon nga, hindi po natin mapaarangkada. Bali, mamaya titingnan natin na ano na po, na itanim na rin naman yung ano, yung anim doon. Pinaputol ko na yung mga ano, para mapalitan. Tapos yung palay, malayo pa sa ano, katotohanan. 30, ano na ba ngayon? 38 days na. Mga farmer. Pero wala pa pong sign ng paglilihi. Kaya abang-abang pa tayo. After 2 days ulit tayo niyan sisilip. Pero palagay ko baka abutin ng mga 40, ano yan, 45 days. Mga 45 days titingnan natin. Dapat talaga chinecheck mo. Yun ang pinaka importante. Alam na natin kung paano makitang lilihi talaga siya. Hindi pwedeng umasa sa bilang. Nababago daw po yun kasi pwedeng pag na-stress yung halaman o inatake ng kung ano man. Tsaka tayo po ay sabog tanim. Kaya malalaman natin yan sa sabog tanim kung anong ano, gaano, ilang araw yan bago maglihi. Paabutin pa ng 50 days. Tingnan natin. 50 days paglilihi. Tapos magbubuntis. 20. Pag nakalabas na, sabihin mong nakalabas. 20 days, nakalabas na lahat. Plus 30, 100 days. O baka abutin nga ng 50 days yung bago maglilihi pa lang. Kasi nasa 106 days po yan. Ayan. Kahit na muna ako. Ay. Ah, tinanim na yung berry berry daw ito eh. Ah. Hindi ko alam kung anong berry ito. Kala ko nga chiko. Na. Kala ko chiko eh. Maganda dito kasi yung tubig. Pag naglilinis sila dito, nababasa yan hanggang doon. So, ito.
basa itong lupa na ito. Tapos yung hapon na init, medyo natatago na, nakakaano na siya. Pero ito, tingnan nyo yung pili, nakasurvive na. Tapos yung avocado, yan, isa din dito, matanim natin dyan, yan. Oh, hilera ng mangga, tapos yung isang avocado uli doon din sa may manggang namatay. Ito na yung ating ayaw mamatay mga farmer, pero hindi man lang namumunga. Mulberry natin yan. Talagang init ah. Tinibag na yung kabitan ng solar. Ito. Alam ko pinutol din ito pero tumubo din uli. Diyan mango ba ito ko? Na? Diyan mango din ano? Oo nga. Diyan mango, Indian mango. Bango. Tapos ayun pa. Mayroon pa doon isa. Katabi ng lipote. Delikado yung lipote ko doon ah. So 1, 2. Parehas na mumulaklak na din itong dalawang ito. Pero mahina pa. Nakakuha na yun. Kaya itong ating pinatubigan na to eh. Ating talong mga ka-farmer yan oh. Nabasa na yan. Gumanda ganda na yan oh. Nabasa. Uy, pick up ng lechon. Ayun na mga farmer. Tamang tama kung magkakakubo dito, lumaki na itong abukado, mas may lilim pa siya kung may kubo dyan. Ano naman yan? Iano mo ng konti, baka makaharang ito. Dito mo kong ikot mo. Yung sanga, oo. Yung... Sige pa. Kasi pag ganun yung sanga eh. Dito mo pa. Para ganun lang yung sanga niya. Ano yan eh. Yan! Ayos yan. Oo, ganyan, ganyan. Yan. Order pala ng lechon. Sige, Froilan Halili. Ayan, meron na naman po. Sa Shaka Farm naman, dadalhin alas 11 bukas. Before 11 daw. So, mga 10:30 siguro. Atid ko na doon. Pangit lang dito sa bundok natin, wala talagang ano ng tubig, ano yung sabihin mo ilog, ano? Yung lugar, dami na kuya. Wala silang mga batis, mga ano, no? Yung bukal na malalaki, no? Pero nasa baba naman yung bukal. Oh, ganda naman, dami napapainom, no? Bukal namin dito, hindi, awa ng Diyos, di pa naman, kahit El Nino, ano? Hindi man may hina, no? Pero pag sinunog na, sinunog ang bundok. Mabubusan ng tubig. Yes. Tayo po ay nagpapabaha.
ayun, nagpabaha tayo ng konti dahil sobrang init ngayon, grabe mga farmer. May mga lumilitaw ng mga ano ba, sa Germany, may napanood ako yung mga lumang barko, warship daw, mga ilog na ano, saan ba yun, sa Europe, mga ano, ilog ang bababa na po ng ano, natutuyo daw, grabe. Silipin nga natin ito. Ayan, si kukuha pala tayo ng itlog ngayon, ha, farmer. Lumalaki nang lumalaki. Palaki nang palaki ang mangga natin. Nakakatuwa. Lumalaki nang lumalaki. Ayan, naitanim na ni Kongkong ang mga kalamansi. Kulang pa. So, sino kaya maghahatid ng sa 28? Anong araw ba yun? Okay. Linggo, ne? Linggo. So, sa linggo ay kulang pa ako ng 15 kalamansi pa eh. Mali pa ko rin. Magamit ko kaya kay Romel yung sasakyan. Tapos sa pick up siya ng ano, kinsing kalamansi pa doon. Oy, parawakan again. 1 2. Pahina ng pahina. Ito wala ito eh. Oh, wala yan, naglilim ba? Ano yung pangkatay na ata ito. Bah, konti ng konti. Alam yung kinukuha ko ah. Bakit kinukuha ko ah. Dalawa. Aray ko, aray. May mali ito. Pero hindi yan siwi. Maliit yan. Oh. Kahapon ba ilan? Wala oh. 4 na lang. Diba? Halaga naman ah. Porkit kinukuha ko eh. Binabawasan ninyo. Yan. Mga mais-mais lang kinakain yan ngayon mga farmer ha. Wala tayong nabibiling mahal na kasi masyado yung tegra. Sobra. Ayun, pwede tayong mag-alaga pala ng decalb chicken. Pagka ano, tingin-tingin tayo sa Facebook, may mga binibentang RTL doon, 6 months old, 5 months old. Nasa 600 pesos ang isa. Kuha tayo ng 20, 12,000 din 'yun ah. 12,000 din. Ayan, kailangan na mag-dilib na naman dito. Kailangan naman atang kailangan lumakas yung tubig doon kay Rambo. Ayusin yun ni Junjun. So lalakas na yon. Pwede na tayo magpatakbo dito ng ano, napalinya nga ako kay Junjun. Patakbo ako ng linya dito para mabilis na pong makapagdilig. So ayan, kulang patanin pa kaya ako dito ng sa gilid-gilid lang ano, dito may baba dito, ayan, hanggang dito siguro kalamansi dito, yan ah. Pansya ko mga 10 pa gawin na natin 15 kasi kung yun dito malagyan pa pwede pa naman dito, wala pa po oh. Yan oh, ito pa lang, kulang pa nga pala oh. Ilan pa lang ba, 1, 2, masyado naman ata malapit ah. Okay. Pwede na. Medyo malapit. So ayan na, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nito. 1 2 dito, dito mga farmer oh. Okay na yan, hindi na yan makakasagabal sa daan. Pinababa ko na ng kaunti. Wala na, mapakinabangan ng ilang taon. Maganda dito sa baba, pagka tumaas po ang tubig, nagpataas tayo ng tubig, abot na ng ugat yan sa ano, yung tubig ng fish pond. So hindi na tayo may problema sa dilig-dilig na yan. Dito pwede pa. Tanong natin kay ano,
kay Bebe kung sinong mag-pick up 28 ay 15 pieces. Ayan. Grabe ng init. Pabor sa palay. Sabi nga, sabi ko nga, yung palay po, kailangan niya ng full sun sa stage ng paglilihi hanggang sa 2 weeks bago anihin. O sabihin mo nang hanggang sa bago anihin po. Siyempre, kailangan din natin ng init, di ba? So, ayun. So, roughly 2 months yun, mga farmer. More than 2 months na init ang kailangan niya. Bukas, bibisitahin natin. Tayo po ay mag-spray ng Prevaton. Dahil ang kalaban natin, sinilip ko, ang kalaban natin ay stem borer at leaf folder at case worm, mga farmer. Meron na akong nakikita ang leaf folder. Huling dalaw natin. So, Prevaton at yun nga, stem borer po ang kalaban. Kaya Prevaton ang ating pipiliin. Ay, pang-spray. Systemic hanggang 20 days. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.